Dapat mo na isampasan na namin yon actually kahapon pala, hindi ngayon. Kaya lang may nag due diligence yung ating mga prosecutors making sure that all the I's and the T's are properly dotted, so to speak, and crossed. So ang pinag-usapan namin kahapon at saka kanina, they will file the case on at the very latest Tuesday daw to make sure that all the I's are dotted and all the T's are crossed. Usually yung kakapalan kasi ng mga dokumento, ang to be honest, no, yung pag re-reproduce ng mga documentary evidence and so on and so forth. Kasi this is basically a supplemental complaint to the one that we already filed a few weeks back in relation to the qualified trafficking in persons case versus Catherine Cassandra Leong et al. So supplemental complaint na lamang po ito. So we don't want the supplemental complaint to be dismissed on mere technicality. So we made sure the prosecutorial team made sure that everything is in proper order. And kami naman po bilang mga nominal complainants, yung PAO at saka yung CIDG, sabi namin mas alam nila yung kanilang trabaho kumpara sa amin. So we deferred to their decision to defend the filing of the supplemental complaint by next week. Qualified trafficking in persons din po in relation to the Lucky South 99 operations. On that note, I won't answer that question because, you know, he would be able to, preempt whatever cards we have on our deck, so to speak. But rest assured, it's going to be based on strong evidence naman po. We're not going to charge him for lawyering. We have two affidavits at the very least that would prove his participation in relation to the scamming POGO operations of Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Find companies of Whirlwind and Lucky South 99. We won't do that. But rather for his active participation for and in behalf of the scamming activities and the offshore gaming operations of Lucky South 99. And we have two affidavits, two testimonies on that note. We got their testimonies, when they said na they're willing to execute those affidavits, and we became confident na we already have the goods on the said on Attorney Roque. Yes, sir. Two witnesses. Yes, sir. They're They are properly secured, and they're not your run of the mill average Joe. So they can take care of themselves. Very credible. They're high profile individuals. They're not your average Tom, Dick, and Harry, no? Tom and Dick lang pala, kasi two persons only. So, they're who have actual knowledge of the transactions entered into by Mr. Roque in relation to the raided scam farm of Lucky South 99. We have pierced through the corporate veil in relation to those two companies. As far as the nominal complainants are concerned, they are one and the same, Whirlwind and Lucky South. Una namin po itong sinusundan kasi natin yung Quadcom, no? Kaya kami nagpapasalamat sa Quadcom hearings, to be honest, no? We're very thankful to the members of Congress who have done their diligent homework in relation to this issue because of the leads that they have provided during the Quadcom. Marami kaming nasundan. We had to do a lot of follow-up, no? So sa kaka-follow-up namin, may mga natisod kami at nagpapasalamat kami talaga sa kanila sa Quadcom. So kailan yon? We had our eureka moment siguro mga 5 weeks ago. Mm-hmm. Thereabouts, no? 5 weeks ago yung eureka moment namin. Then pinag-usapan po yan ng aming team kasi alam mo naman na we are an interagency body. So nung nakita ito ng ating mga prosecutorial yung team, so sabi nila, I think we have, sabi nila sa amin, sa PAO at saka sa IDG, I think we have the goods on Attorney Roque. So, pero sa kakapakinig namin sa Quadcom, doon na dahan-dahan nasundan namin yung mga leads. And we thank the Quadcom for this.
Mr. Roque and his team will be given copies of the complaints and the public would know who these people are. Baka natin sa susunod na kabanata by Tuesday kung sino yung bumaliktad. To be honest, wala ho, ang PAOK ay hindi ho kasi primarily mandated to run after the fugitives, no? So at saka yung the fact that he is quote-unquote a fugitive is only in relation to a congressional warrant, no? So hindi ho kami ang primary agency to implement that. That would be the sergeant at arms of the House of Representatives. Yes, at ang sabi yata ng Bureau of Immigration ay wala na sa Pilipinas si Mrs. Myla Roque. Well, as far as this particular POGO is concerned, napakalaki po. Ano? Alam niyo kasi may kultura tayo mga Pilipino na parang nagbubukas sa maraming pinto kapag ang unang dumadaan sa pinto ay taong importante o dati may mataas na katungkulan sa gobyerno. So, ito nakakalungkot na kultura natin, di ho ba? Na para bagang ang lahat ng bagay ay napapadali kapag ang nagpapadrino ay malakas na tao. So, doon nagsimula ang kanyang partisipasyon kasi rito eh. No? So, at marami pang nag-ugnay-ugnay na dahil sa mga tagni-tagning mga dokumentong kung saan ang kanyang pangalan ay lumutang. At eventually nga ay mayroong mga testigong lumutang at nag-execute ng affidavit para sa bagay na ito. Not necessarily. Without going so much into so many details, ang kanyang interest talaga ay negosyo, to be honest, no? Kasi yung sabi siya naman mismo nagpatotoo nito sa Kongreso na ang kanyang talagang interest nung una doon sa Whirlwind ay patungkol doon sa kanyang nais pasukin na negosyo noong solar farming, kung hindi ako nagkakamali. Sapagkat yung ilang mga taong may kinalaman doon sa POGO ay dating may mga interest din sa solar farming, no? Kaya lang it went beyond that. Kung what went beyond that, I cannot go into the specific details anymore. Sabi nga niya, actually dapat kahapon pa, which was Tuesday, no? But then, yun nga, they have to dot some I's and cross some T's, so to speak. Ngayon, hindi naman ganun karami yung kahon kasi sapagkat yung ilang mga ebidensyang una na naming nasumite ay magagamit na rin naming mga ebidensya in relation to the supplemental complaint. Alam mo, yun nga ang ano, sapagkat ang una niyang, may mga testigo pa ho kami na nandito sa aming facility ngayon. Na yung kanyang mga unang pagpapakilala, I remember she said at that time, ang una niya nakilala yung taong ito, si Cassie, nagpakilala daw na 26 anos siya. Pero sabi nga nung testigo ito, imposibleng 26 siya ng mga panahon na yon, director, kasi kitang-kita mo yung hubog ng katawan, hindi pang late 20s, no? So she's really very young. She's in her mid-20s. And unfortunately, I'm not at liberty to disclose what we know so far in relation to Catherine Cassandra Leong. No? Yan ay pipresenta namin sa pagpapakilala namin sa kanya with regards to her integrity. Ano? So lahat ito ilalatag namin sa husgado. At doon namin may papakita yung kanyang integridad ay medyo pangit. No? So kaya, this is a very, ano abang tawag dito? Twisted ang personality ng mga taong ito. Paano naging ganito ka-twisted yung kanilang mga personalities? I don't know what they went through as young adults or young kids, no? But based on the documents na binabasa ko in relation to the description, yung mga narrative tungkol sa kanila ng aming mga testigo, isa lang ang masasabi ko, ako ang naawa para sa kanila kung ano man ang pinagdaanan nila. Correct that, don't fall for the trap na inosente bata na gamit. No, they're not as innocent as they seem, as they make themselves appear. Huwag tayong paluloko dyan sa narrative na yan. They're into this. They knew what they entered into. Sa pag-usap ko sa mga testigo, alam nila yung mga pinasok nila eh. Kasi iba't ibang testigo nagbibigay ng iba't ibang kwento. At yung mga testigong hawak namin ay hindi magkakakilala. So, yun ang nagpapakita na yung Bamban, Lucky South, Lapu-Lapu, itong Binyan, and so on and so forth. Magkakadugtong sila eh. Kaya hindi pa namin mabuo yung
yung ano tawag diyan, yung matrix. We're creating a matrix based on the evidence na nakukuha na po namin, no, testimonial and documentary. So malaki na yung matrix na nagagawa namin. It can fill a big room already. Yung amin, software ang ginagamit namin. We're using a software and malawak na. Meron na ho kaming malinaw na description or narrative kung sino talaga siya. At yung ibang mga bagay ay hindi na for public consumption. Ayaw na ho naming palawigin pa yung mga nangyayari sa Senado at Kongreso. Mas gugustuhin namin na sa husgado na po maipresenta lahat ito. Pero disturbing, that's the word that I can use. Disturbing ang alam namin tungkol sa mga taong ito. Yes, I can say that categorically na it's all an act. It's all a ruse. Isa itong ruse. Isa itong pagpapanggap. Katulad ngayong nahuli nga natin dito sa Bago at sa iba pa nakukuha namin, no? So, parami ng parami. So, magkakilala talaga po sila, no? Yung lahat ng mga financiers, mga bosses, they knew each other. They had a network, no? They had a network.